Ayan, nakikita nyo. Medyo nakapagsampay na tayo. Base nga lang sa vlog natin. Pasensya na at masyadong maikli. At dahil alam nyo na, hindi naman gano'ng kadali mag-adjust kapag kahit na matanda na, matagal mo na nakasama yung taong nawala, medyo mananahimik na lang, lalo na kapag medyo nagsisink in, di ba, yung mga pangyayari. Lalo na yung pagkawala ng ating super lolo hero. Kaya yun yung title ng vlog natin. Nung lumalaki ako, lagi ko nakakasama yung lolo ko, especially pagka Holy Week. At siyempre, pag summer, December, madalas doon kami sa tinatawag namin na boot camp, which is doon sa farm niya. So that's in Bicol, in Viracatanduan. So doon pretty much lahat nangyayari yung mga trainings namin. Siyempre, batang 90s tayo. Sa local TV kasi medyo mapapanood mo, Canal Limitan that time, Dragon Ball, Voltes 5, siyempre Power Rangers, hindi mawawala yan. Meron kasi isang incident doon, one time nung tinuturuan niya ako mangisda at saka lumangoy. Meron kami pinupuntahan na river, ito yung tinatawag na Santo Domingo River with my Uncle John. We go back home. Sa likod kasi nung bahay sa farm, meron din siyang palaisdaan doon, mini pond. Doon niya ako tinuturuan humuli ng maliliit na isda. Nakalimutan ko yung tawag doon. Hindi tuyo yun eh. Hindi rin danggit. Basta nakalimutan ko kung anong tawag doon. Eh, may mga nakatalon. Kahit na nasa hagda lang kami, yung mismong pond na yun, talagang tumalon talaga siya. And then, nasa loon niya. Siguro, dalawa or tatlo yung nasa loon niya that time. So, that time, para siyempre dahil vivid sa akin, yung mga pinagagagawa ng mga pinapanood natin sa television, di ba? So, na-entitlean ko siya na superhero lolo. Kaya yun na rin yung tawag ko dun sa title ng vlog natin. Dahil hindi ko inaasahan. Kung mga magiging anak ko, siyempre as much as possible, medyo binibigyan ko sila ng chance na mapanood yung mga napapanood natin dati. Dahil again, available naman yan sa ating number one na platform, which is ang ating YouTube, di ba? Medyo palagi kasi nilalaro ng aking bunsoy, si Lolo. And si Kuya Miggy. So, there was a time na yung pinapanood ni Lumiere at saka ni Miggy, cartoons sa superhero. Natawag nila na superhero lolo si lolo natin, ang aking grandfather. I know na medyo challenging yung mga last years mo dito sa mundo. Pero thankful pa rin kami na kahit paano naabutan ka ng aming mga anak. Malungkot lang din sa part na medyo umaasa na makita mo pa rin yung magiging apo mo sa kanila. Which is my brother, si Kuya Jet, si Ate JC. Alam naman nila na blessed mo naman sila kahit na wala ka na dito sa mundo, Lolo. I want a new tooth. You want a new tooth? Yes. Right. Me too. So yeah. I can choose. I need a new tooth. Huh? Ayun, good morning sa inyo mga mahal. Para sa mga bago sa ating channel, maaari nyong pindutin ang subscribe button at ring na rin yung bell para notify kayo every time we upload new episodes in this channel. So let's go. Ayun mga mahal, so katapos na natin magluto ng breakfast para sa ating babies. Ngayon subukan natin mag cheese sticks. Meron kami nakita sa Facebook na nabigay ng, ay ano ba, gawa ng bashmate ni YP. Nagayari namin. Tuna pie na homemade. New toy. New toy. New toy? Yes, that's a new toy. Oh. Tagal na yan ah. Tagal na yan. Is that a new toy anymore? 5 weeks. Oh. No, it's Lumiere. Yes, it goes bigger. Are you biting? Can you bite it, Gigi? Viral. Look, daddy, cute. What's that? It's a... Are you a carpenter? Are you a carpenter? No? What are you? Why are you sitting like that? Good hair. Are you okay? Huh? But you don't have a crown. Hey, buddy.
Queen ka, Queen. Hi, love. Pang ilang day na ba ito ng quarantine, love? Day 14 na ba? Saludo ako para sa mga tao na nagiging submissive sa ating government at sumusunod lamang para sa stay at home rule. And sa mga tao din na nag-grocery palagi, namamalengke, pero good for at least 1 week lang. Kasi guys, kailangan talaga natin ng supply para sa lahat. Diba? Hindi pwede na para sa sarili lang natin. Kaya kailangan bigyan din natin ng opportunity na makapamalengke o makapag-grocery yung ibang mga tao. Sa pag-uugas pala ng plato, mama, tagagawa ko. Giipon ako ng sabon sa isang container. Tapos bago mo hugasan lahat, binabalawan ko muna para matanggal yung mga tira-tira. Para pa naglagay ka na ng sabon, nakabanlaw na siya, hindi mahahawa yung, kumbaga yung dumi na tinanggal mo sa kabilang ganito. Kunyari, may mga tira-tira ng sibuyas, o kaya mga mantika, ganun. Hindi malilipat dito, tapos malilipat sa kabilang ahuhugasan mo. Tapos make sure din na after nyo maghugas, babalawan nyo talaga sa yung sponge nyo. Parang nilaban, parang ganun. Tapos, conserve water. Gawing katamtaman lang ang ano, lakas. Tapos ito pa, technique guys. Yung batch by batch na paghuhugas. Kapag may nasabunan ka na ng few items, pinakamarami na yung hatiin mo sa tatlo yung pinaghuhugasan mo. Tapos, pag nataon na nauna nyo yung hugasan yung mga baso, dumidikit yung amoy ng sabon dun sa baso. Make sure na babalawan nyo rin sila agad. Huwag nyo patatagalin yung ano, yung sabon. Itong batch na nandito, nahugasa ko na to. Yung dito, ito yung mga nabanlawan pa lang. Banlaw prior sabon ha, iba pa yung banlaw after sabon. Huhugasa ko na sa, babanlawan ko na sila. Yan. Yung paghuhugas ng kutsilyo, ingat guys palagi ha. Tapos yung dulo nito, ayun yung dito sa hawakan. Make sure na hinuhugasan nyo na maayos yan para wala natitira. Kasi yung mga pigit-pigit na yun, dun yung mga chances na may naiiwan na pinag-iwaan. So tapos na natin banlawan after pagsasabon yung first batch, o diba? So para makikita mo lahat kung ano pang kailangan mo hugasan. Tapos! Paghuhugas ng plato sa nalas sa pilinood ng episode na ngayon gagawin na natin yung pangmerienda natin guys. Ito yung tinatawag na homemade tuna pie. To the limit, to the world, and where the whiskey out. Share ko na rin sa inyo guys kung ano yung mga basic na kailangan natin para dito sa homemade tuna pie. Good for merienda. At least healthy. Kahit pa paano kasi homemade. Depende. Ang pinakakailangan daw pala to, giniling, tuna pie, cheese, itlog. Kailangan magandang umpisaanin nyo. Batiin nyo na yung itlog. Hindi ko na napakita step by step. Originally kasi yun dun sa video ng batchmate ni YB. Tuna pie siya. Eh, kaya alam ko, ay wala na mga min tuna dito. Ready na ba kayo makita finished product? Ito na siya, guys. Sunog. Yung una, sunog. Maglalabad time. So, ayun na nga guys. Dito ko na rin tatapusin yung vlog natin for today. Nakakatawa lang yung ibang post online. And pasensya na at medyo nadidelay tayo. Wala naman ako pinapangakong everyday vlog. Nagkakataon lang na nakakapag-upload tayo lately. Dahil nga nagkaroon tayo ng opportunity na makapag-stay at home. Wala nga lang sweldo, diba? Pero God is good, hindi naman tayo pababayaan. Kayong mga haters dyan, bashers. Para sa akin lang, gusto ko lang sabihin na talagang hindi ka sang-ayon sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, lalo na sa pamumuno na kasalukuyang administrasyon. Ngayon, may sakuna. Siguro, kung talagang madaldal ka, diba, hindi mo mapigilan yung mga rants mo dyan, huwag ka na rin manguna.
sa pagsingil ng ayuda. Buhayin mo na lang sarili mo. Na makita natin yung na talagang totoo against ka. Yung hindi ka tumanggap ng kahit ano sa taong kinakalaban mo, diba? Para ang nilagay dito sa mundo para manira ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit ka natutuwa sa ganung larangan. Pero para sa akin lang, sabi nga natin dito sa channel natin, always remember to love, don't hate. So without further ado, let's see to it na makapag-upload tayo again na almost every day to keep you updated sa makabagay-bagay ng mangyayari sa atin dito ngayon. In 3, 2, 1, I love you!